Hello mga mahal! Ako po si Risa Ontiveros na nakikiusap sa inyo. Kailangan natin si Chel Jocno sa Senado. Si Chel, nakilala ko hindi lang dahil anak siya ng isa sa mga matatapang na senador na lumaban kay Marcos, si Jose Capepe Jocno. Si Chel din mismo, isang matapang na human rights lawyer, lalong-lalo na ngayong inaatake ang ating mga karapatang pantao. Kilala si Chel sa mga naipanalo niyang kaso para sa manggagawa at sa mga inaapi. Kitang-kita kay Chel ang boses ng ordinaryong mamamayan, ang ating tagapagtanggol. Dalhin natin siya sa Senado. Kaya ako, para kay Chel Jocno. Attorney Chel, may maganda bang nagawa ang Duterte administration? Yung no smoking. Yung no smoking. Hindi mawawala sa issue yung kay Pulong dahil simple naman ang panawagan namin lahat, no? Kung seryoso si Pangulo sa usapin ng war on drugs, kailangan lang naman niyang sabihin sa anak niya, maghubad siya, makita niya yung likod niya, tapos ang kwento. Kung wala talagang tattoo dyan, di paya kami lahat, no? At pwede kong sabihin, edi lalong mawawala ang credibility ng oposisyon. Pero kung kami ay maging matagumpay at talagang may pakita na merong tattoo si Pulong sa likod niya, well, that will show that the war on drugs of the president is fake. Hindi po siya basis for renewal of the death penalty. Hindi po basihan na may pinapatay, napatayin mo rin ang gumagawa. That is ancient, archaic, and demonic. Isa pong kagalakan at ipinagmamalaki kong ipakilala ang tagataguyod ng aming mga senior citizens, si Attorney Romeo B. Macalintal. Narinig naman ninyo ang sinabi ni Teacher Mildred, di ba? Narinig ninyo kanina. Napakaliwanag ang sinabi ni Teacher Mildred. Baon ng mga estudyante ang kailangan. Oo nga, binigyan mo siya ng free tuition fees. Libre ang tuition. Yes, libre na po ang tuition and miscellaneous expenses sa ating SUCs, MUCs, at sa ating test na run TDIs. May dagdag scholarship pa po yan, and of course, yung bagong student loan program. Ay, paano siyang pupunta doon sa eskwelahan? Paano ang kanyang pagkain? Alam mo, yan ang problema sa ating bansa. Bigay tayo ng bigay ng pre-tuition fees. Yes, libre na po ang tuition and miscellaneous expenses sa ating SUCs, MUCs, at sa ating test na run TDIs. May dagdag scholarship pa po yan, and of course, yung bagong student loan program. Pero hindi natin naiisip na kailangan ang sustenance para sila'y makapag-aral. Kaya para sa akin, baon. Allowance ng mga estudyante ay dapat mabigyan ng ating pamahalaan. Napakasimple lang, di ba? Si Teacher Mildred, alam niya ang problema. Kaya para sa akin, yung baon, yung allowance ng mga estudyante, yan ay dapat nating ibibigay sa kanila. Huwag natin sabihin na free tuition fees lamang, free baon at allowances ibigay natin. Thank you po. Ang napansin ko talaga kay Senator Bam Aquino, bilang isang senador, siya talaga ay may prinsipyo. At sinasabi ko yan, hindi lamang dahil tumatakbo siya. Pero totoo yon. Ang importante ay ginagawa kung ano makakabuti para sa ating mga kababayan. So sana po, tulungan natin sa pagkakataon na ito ang aking kaibigan, si Senator Bam Aquino. Maraming salamat po.